Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy New Year. Naligo na ba kayo sa bagong taon? Kasi 'di ba yung sa Tagalog, manigong bagong taon. Akala ko nung bata ako, maligong bagong taon. Sa Chinese, kung hei fat choy. Kung hei fat choy na ba, Pastor George? At kamusta naman? Pakitaas uli ang mga daliri kung kompleto pa. Kasi may mga nagpapaputok. Kamusta po ang simula ng taon? May nag-New Year's resolution ba? Yan. Well, ang ating topic ay siguro angkop sa bagong taon. Ang title natin ngayong hapon ay Ang Isinukong Buhay. Sa pagpapatuloy natin ng ating pag-aaral ng Unang Pedro, at dumako tayo ngayon sa Unang Pedro 4:1-3, at tulad ng ating mga nakaraang pagtuturo, ito ay sulat ni Pedro sa mga inuusig na Kristiyano noong unang panahon. Kasi noong unang panahon, first century, ang Kristyanismo ay bawal. Ano, yung institusyon no, na nasa kapangyarihan, ang Roma, meron silang tinatawag na emperor worship, no? Tsaka meron silang paganism. So pag ang religion mo, Christianity, huhulihin ka, papatayin ka, papakain ka sa leyon, at kung ano-anong klaseng pagpapahirap. Kaya itong sulat na to ay para sa mga Kristiyanong pinapahirapan para sa kanilang pananampalataya. Ngayon ang tanong ko, ano yung application sa atin ngayon ito? Kasi ngayon naman, pag Kristiyan ka, hindi ka na ipapakain sa hayop. Ikaw na ang kumakain ng hayop. Di ba? So walang pag-uusig. Pero tulad ng ating mga napag-aralan, yung bagong paninindigan at paniniwala bilang Kristiyano, kung talagang pangangatwanan mo, malamang mausig ka. Kasi ang Kristiyano tumatayo sa tama. For example, nasa opisina ka na uso ang lagayan o masasamang gawa, at tumayo ka na sinasabi mong hindi yan ikinatutuwa ng aking Panginoon, hindi ako pwedeng magkaroon ng partisipasyon dyan. Maaaring magkaroon ka ng mga kaaway. O yung mga gumagawa ng mali, pag iyong itinuwid, maaaring sila'y magalit sa'yo. At dito sa konteksto na to, yung mga dati mong mga kabarkada at mga kasama sa mga makamundong gawa, pag hindi mo na ginagawa yan, minsan ito'y isang insulto sa kanila. So ang mga Kristiyano ngayon, maaari pa rin usigin. At yung pamumuhay na bilang Christian, di ba? Minsan mahirap. Mahirap maging Christian. Marami kang hindi pwedeng gawin at marami kang dapat sunurin para sa ikalulwalhati ng Panginoon. Pero lang kung ikaw ay Christian-Christianan. Ano, yung Christian ang pangalan mo pero yung iyong gawin ng buhay ay dati pa rin, hindi halata. Pag Sunday ka lang Christian. So, ang mga biblical, tinatawag na biblical preaching, hindi ka hahayaan na maging yung tinatawag na nominal o marginal Christian, yung parang halfway. Ang pagka-Kristiyano na hinahanap sa Biblia ay yung buong-buo, hindi ka umaatras. At malamang, magagamit ka ng Panginoon. So, itong sulat na to na ating binabasa ay para sa mga Kristiyanong iniusig noon, at para din sa mga Kristiyano ngayon na minsan nahihirapan dahil sa kanilang pagka-Kristiyano. Natatandaan nyo yung pinag-aralan natin noon na magpasakop. Di ba ang hirap magpasakop? Minsan pang nagpapasakop ka, lalo na yung magsasakop sa'yo ay hindi Kristiyano. Sa asawang hindi Kristiyano, babae ka. Sabi, magpasakop ka. Di ba napag-aralan natin yan sa chapter 3. Pero sabi, para sa baka siya ay mahikayat mo o makita niya ang iyong magandang pag-uugali, siya ay maging mananampalataya. O kaya, dun sa gobyerno na maaaring corrupt, pero magpasakop ka dyan dahil ikaw isang testimonya. O kaya sa iyong boss o yung nag-i-employo sa iyo, magpasakop ka. Yan yung mga napag-aralan natin na merong maaaring pagkakataon na ikaw ay mausig bilang Kristiyano. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin ngayon, hindi mo na ako inuusig.
Wala namang effect yung pagka-Kristiyano ko. Baka ikaw yung sinasabing secret agent Christian. Christian ka pero secret, walang nakakaalam kasi walang makita sa buhay mo na pagka-Kristiyano, kaya walang uusigin sa'yo. Pero ako'y naniniwala na hindi tayo ganyan. Naniniwala ako na ating pagka-Kristiyano ay may paninindigan at tumatayo sa totoo, sa katotohanan at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya buksan po natin ating mga Biblia upang mapag-aralan natin ang kautusan ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Sa unang Pedro, Kapitulo 4, Versikulo 1 hanggang 3. Pwede po bang tumayo tayong muli? Ating babasahin. Ang isinukong buhay. Sa English, the surrendered life. Basahin po natin. Dahil si Kristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasamaan, kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksehan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pagiinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pwede po ba tayo manalangin? Panginoon, kami po lumalapit sa inyo na nagkukumpisal, na napakalaki po ng aming kakulangan bilang mga tagasunod mo. Sana po matutuhan namin ang buhay ng mga Kristiyano noon na maging pamantayan namin sa pamumuhay naming mga Kristiyano ngayon. Sana, Panginoon, kami po ay hindi yung tinatawag na secret agent Christian. Sana ang aming ilaw ay maitanghal sa buong mundo at sa aming kapaligiran upang sa maliit po naming kakayahan, mapalawalhatian namin ang inyong pangalan at merong maimpluensyahan ng aming buhay patungo sa pagkakakilala sa inyo. Tulungan niyo po kaming makinig at huwag sanang maabala ang aming pag-iisip at pagmumuni-muni sa iyong banal na kasulatan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Makakaupo na po tayo. Yung pong unang Pedro, 5 chapter. Lahat yan ay meron pangungusap patungkol sa paghihirap para sa tama. Suffering for righteousness. Tulad na sinabi ko, yung ating pagka-Kristiyano, minsan dahil sa ating paninindigan kung sino tayo sa ating mga bagong paniniwala, ay nagkakaroon ng pag-uusig. Yung iba siguro sa inyo, merong simple lang, nagyaya na magsimba o makinig sa Bible, may nagagalit na sa inyo. Isa yun, isang maliit na ehemplo yun ng pag-uusig o isang buhay na nagbago. Pero yung sinulatan nitong sulat na ito, mas matindi tulad ng sinabi ko, sapagkat bawal ang maging Kristiyano. So ang tanong ko, kung maging bawal kaya ang pagiging Kristiyano sa Pilipinas, ilang kaya sa atin ang makukulong? Kasi tayo ay guilty ng pagiging Kristiyano. Sa totoo lang, nung pinag-aaralan ko to, sabi ko sa mga ibang elder, napakahirap i-preach. Kasi baka yung pamantayan natin ng pagiging Kristiyano ngayon, tsaka noon, napakalayo na. Ngayon, ang Kristiyanismo sa maraming simbahan, hindi na patungkol sa paghahandang maghirap para sa Panginoon. Kung hindi, paano maging komportable ang ating komportable ng buhay at paano makakatulong ang Diyos na tayo gawin pang mas komportable. Ang Diyos ay parang genie. Alam niyo yung genie, yung pag hinimas mo yung mahiwagang lampara, lalabas yung genie, sasabihin, o ba ang tatlo mong hiling? Hindi yung, Lord, ano po bang hiling niyo sa buhay ko? Kaya tayo po sa ating maliit na simbahan, talagang nagpupunisigi tayo doon sa tinatawag na biblical preaching. Ano? Yung tinatawag na ano ba talagang gustong sabihin sa atin ng Diyos? At hindi yung ano bang gusto nyong marinig para kayong magbalikan at lalo pa tayong dumami. Sa totoo lang, yung gantong klaseng mga preaching patungkol sa paghihirap, paano magandang maghirap, at paano isakripisyo ang buhay, hindi ho marami ang may gustong makarinig nito. Sabi ko nga, ito ay para dun sa mga lumalagong Kristiyano na naghahanap ng pampalakas ng loob para magpatuloy sa kanilang sakripisyo, sa kanilang pagiging Kristiyano. So, ito po ay tinatawag na isang exhortation o isang pagbibigay lakas ng loob sapagkat ang pagkakaunawa
kung paano harapin ang pagdurusa at paghihirap. Pagsubok bilang Kristiyano ay isang napaka-importanting bagay na malaman para sa isang Kristiyano, para siya'y lumago at para yung kanyang kaligayahan ay hindi maapektuhan. Kasi pag mali ang pagkakaunawa mo, kung paano ba ang takbo sa buhay na to, eh baka sabihin mo, pag ikay nagkakaroon ng pagsubok, ay hindi ka na mahal ng Diyos o ikay minamalas. Hindi natin alam na ang pagsubok at ang pag-uusig ay bahagi ng isang biyaya na baka nakaabang sa atin, lalo pag tama ang ating tugon. Ngayon, ito po sa ating binasa, ang importante na ating matutuhan yung tinatawag na verb na dapat maging handa. Pag handa ang pag-iisip mo, hindi ka magigitla. Sabi ko nga, pag gusto mo dumami ang simbahan mo, magbigay ka ng katakot-takot na pangako, kahit hindi pinangako ng Diyos, ipangako mo, dadami. Kaya ang mga tao sa ganun, hindi handa. Kasi ang ini-expect nila, puro blessing-blessing, siksik-liglig, umaapaw. Totoo, merong ganun sa Bible, pero karamihan sa Bible, paghahanda, naharapin mo ang paghihirap sa buhay na ito. Kasi ang buhay ng Kristiyano sa mundong ito, pansandali lamang, para ka lang nakikiraan. Hindi ito ang bahay natin. Hello? Ito ay pansandalian lamang. At ang sulat na ito ay nagbibigay ng mga payo, pampalakas ng loob, upang tayo maging handa. Ang sinasabi po dito, maging handa tayo sa pamamagitan ng tamang pag-iisip. Yung term na maging handa, sa salitang Grego, yung hoplizo. Importante po yun kasi, literal na ibig sabihin nun ay to arm oneself with weapons. Parang damputin mo ang sandata ng pamumuhay Kristiyano. May sandata. At yung sandatang yon ay hindi yung sandatang espada o baril, kundi pag-iisip. Maghanda ka ng sandata ng tamang pag-iisip sa pamumuhay Kristiyano para hindi ka nagigitla sa mga pagsubok at pag-uusig na maaari mong danasin sa pagiging masunuring Kristiyano. Ang sandata ng Kristiyano ay hindi katulad ng sandata ng mundo na material. Sa atin, ang sandata natin ay mga prinsipyo, araling mula sa Biblia, na magagamit natin tuwing tayo aatakihin ng kalaban. Sa kabay inaatake ng kalabang si Satanas? Sa isip, di ba? Sa mga maling katuroan, maling pag-iisip, maling prinsipyo, na parang maka-Diyos pero mali pala. Sabi nga sa ikalawang Korinto, ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabaksak ng mga kuta. Sinisira namin ang maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalamanan tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Bibihagin mo ang isipan mo. Ibig sabihin, pipiliin mo yung iniisip mo. So dito, ang sandata ng pag-iisip na pipiliin mo, dalawang punto lamang ang ating mensahe sa hapong ito. Unang-una, pagtulad sa pag-iisip ni Jesus. Sino ba ang may pinakamatinding paghihirap na dinanas para sa Diyos sa kasaysayan ng mundo? Si Jesus. Ano ba yung paghihirap niya? Pinatay siya para sa ating kasalanan. Yun ang pinakatampok na ehemplo dito sa ating pinag-aaralan na paghihirap na nauwi sa blessing. Paghihirap, pag-uusig na nauwi sa tagumpay. Yun po yung nilalaman ng ating pinag-aaralan. Tularan mo ang pag-iisip at ehemplo ni Jesus. Siguro wala naman sa atin ditong maipapako sa krus. Pero maaaring may ilan sa atin na mausig dahil napili natin na maging Kristiyano. Nakukuha niyo po ba? Na iba sa inyo, nasubukan niyo ng maghirap. Kaya, yung titig niyo sa akin, malagkit. Dahil nauunawaan mo. Iba naman sa inyo, huwag ka mag-alala. Habang ikaw ay lumala o maging Kristiyano, makakatikim ka. Dahil pangako yan. All who live godly lives will suffer persecution. So ang ehemplo ay si Jesus. Sabi nga sa una nating talata, dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap,
sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Ang ehemplo ni Jesus na tinanggap ang kagustuhan ng Diyos Ama na ang kabayaran ng kasalanan ay siya ang pinakamabigat na pag-uusig na dinanas ng kahit sino man. Pero yung tagumpay na yan, dahil doon sa pag-uusig na yon, ang siya rin pinakamatinding tagumpay na naranasan o na namasdan ng mundong ito. So, ano po ba yung sandata na ngayon na ating pinag-uusapan? Handang ang pag-iisip na yon na dapat mong gawing sandata ng iyong pag-iisip ay ang pagiging handang ibigay ang iyong buhay ng buong buo. At kung maaari magkakaroon ng pagkakataon, ating mga kapatid sa mga Muslim countries, ibubuwis. Nakita nyo na kung ba't nahihirapan akong sabihin sa inyo itong message na to. Kailan ba kayo nakakilala ng Kristiyano sa Pilipinas na nagbuwis na ng buhay para sa kanyang pananampalataya? Meron ba kayong kilala? Wala eh. Pero ang pamantayan ng ating dedikasyon sa pamumuhay Kristiyano ay ganun pa rin kataas. Ang tanong ko, tayo bang mga Kristiyano dito sa Pilipinas masyado nang spoiled? Hindi na tayo nahihingan ng mga sakripisyo ng Panginoon. Makatikim lang ng kaunting pag-uusig, paghihirap, eh nagko-complain na. Saliwa po dito sa pagmumungkahing ating armahan ng ating pag-iisip. Sapagkat tulad nung sinabi sa talata, ang Panginoong Jesus ang ating dapat tularan. Yung pag-uusig sa Panginoon, ang pinakamatinding pag-uusig. Pero ang resulta ng pag-uusig sa Panginoon, ang pinakamatinding tagumpay. Bakit kamo? Sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dadapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So sa isang talata, yung pinakamatinding paghihirap, kamatayan, ay dinanas ng Panginoon sapagkat siya ang nagbayad ng kasalanan. Yun ang pinakamatinding pag-uusig. Nabayaran mo ang kasalanan ng sanlibutan. Pero sa isang hininga pa rin, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yun ang pinakamatindi naman tagumpay. Sapagkat lahat tayo, una-una lang yan, mamamatay, pero lahat tayo, kung Kristiyano, ay pupunta sa langit. Ang pinakamatinding victory o tagumpay. At yung prinsipyo na yan na gawa ng Panginoon, ang dapat ding maasahan sa atin. So ang sinasabi po dito, hindi lang handang magbuwis ng buhay, pero habang tayo'y buhay, ibibigay natin ang ating buhay. Kaya nga lang, napakasaliwa na ng ating perception kung ano ba ang pagiging Kristiyano. Hindi para ibigay ang buhay sa Diyos, pero para bigyan tayo ng maginhawang buhay ng Diyos. Nakita niyo po ba? Hindi ganun. Pag may nangyaring gusto kang gamitin ng Diyos o may pag-uusip, pagsubok, o gusto ang paluwalhatian ng Diyos ang kanyang pangalan sa buhay mo, hindi ka handa, hindi mo makakaya, bibigay ka. Sapagkat mali ang pag-arma mo kung paano ba ang magiging Kristiyano. Si Pedro na sumulat ng mga talatang ito ay nagkaroon ng pagkakataon para ibuwis ang kanyang buhay. Kilala niyo ba si Pedro? Hindi po si ano ha? Brother Pedro na matangkat at basketball player. Hindi rin ang may-ari ng San Pedro. Si Pedro, the apostle, no? 'Di ba siya isang duwag? Pero dumating ang panahon na naihanda siya na armahan ng Panginoon ang kanyang pag-iisip ng tama. At ito ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Pakatandaan mo. Kinig kayo ha, kasi baka ilan sa atin ay masabihan din ng ganito. Tanong, handa ka rin ba? Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay. Ha? Pedro, sabi niya. At iba ang magbibihis sa iyo. Dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. Sinabi ni Jesus ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro. Anong klaseng pagkamatay yun? Iuunat ang kamay. Sa krus. Sinasabi ni Jesus kay Pedro, maganda ka.
Kasi paluluwalhatian mo ng buhay mo ang aking pangalan sa pamamagitan ng pagkakapako sa krus na tulad din ng ginawa sa akin. At kung paano niya pararangalan ang Diyos pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. May tanong ako sa inyo. Ano sa tingin mo ang sagot ni Pedro dyan? Ay, ayoko na. Pako sa krus? Ayoko na. Yung iba sa atin, pag sinabing, Pastor EJ, gusto mo ba gawin kitang pastor? Ay, opo. Pastor EJ, gusto mo ba gawin kitang obispo? Ay, yes, sir. Pastor EJ, gusto mo ba gawin kitang head pastor? Yes, sir. Tapos ipapako ka sa krus? Ay, no, sir. Di ba? Ganyan tayo eh. Pero aarmahan natin ang ating sarili na pag may binigay na pagsubok at pag-uusig sa atin, Lord, sana hindi na ako, pero kung yan ang kagustuhan mo, saan nyo naalala yung ganun panalangin? Si Jesus. Di ba sabi niya, sabi, if it is your will, sana take this cup, cross away from me. Yan po ang pinag-uusapan ditong armas ng pag-iisip. Mahirap, ano? Hello? Wala na ba kayo? Baka yung isip nyo, nag-aalisa na nung nakarinig kayo, ipapako kayo sa krus. Isusuko ang buhay. Pero alam nyo, maging practical po tayo. Ito ay nasa Biblia. Sa totoo lang, kahit sinesermon ko to, hindi ko masasabi sa inyo kung aking magiging reaksyon. Pero, alamin muna natin ang pamantayan ng Panginoon tapos ipagdasal natin. Yan po ang gusto kong reaksyon natin yun. Lord, sana, pag ako'y inusik sa iyong pangalan, hindi ako maduwag na tulad ng nangyari kay Pedro noon, nung kayo nahuli. Pero malaunan, tumapang na rin si Pedro. Sapagkat ang kailangan ng mundo ngayon na napakadilim, napakasama, ay ang mga Kristiyanong tumatayo. Yan lang po ang naniniwala akong pag-asa ng Pilipinas, mga Kristiyanong matuwid. Doon sa Luke 9:58, may mga tao na sinubok na sila ay nagkukumpisal. Ako, ako, susunod ako, susunod ako. Bibigay ko ang aking buhay. Sa Luke 9:58, may nagsabi sa kanyang eskriba na napakaganda na sana maging miyembro ng simbahan. Sabi niya, susunod po ako. Anong sabi ng Panginoon? Ang mga lobo o yung mga fox have holes. Meron sila mga tirahan. Yun ang sinagot niya doon sa sinasabing ako po'y gamitin niyo at ako'y papagamit sa inyo. Ah, ganun ba? Alam mo ba, ang mga hayop may lungga? Pero ang anak ng Diyos, wala. Okay ka ba maging homeless? Okay ka ba magsakripisyo bilang Christian? No? Sa verse 59 ng Luke 9, may nagsabi, susunod ka sa akin? Sige, sumunod ka na. Ay, papaalam po muna ako. Iintayin ko po muna ang aking mana. May mga kondisyon. Sa verse 16 ng Luke 9, meron naman nagsabi, follow me. Sabi niya, ay, papaalam po muna ako, hingi akong permiso kung ako'y makakasunod sa inyo. At sabi ng Panginoon sa verse 62 ng Luke 9, walang sino man na nagsabi ng sumunod sa akin, tapos lilingon pa at magdadalawang isip ang karapat-dapat sa kariyan. Ang ating pong pananampalataya ay masusubok. Kaya ang sinasabi ni Pedro sa atin, ihanda mo na ang pag-uusig, ang paghihirap, ang pagsasakripisyo ay bahagi ng pagiging tunay na Kristiyano. Alam ko po, ito hindi pangkaraniwang maririnig sa mga pulpito. Pero ito po ay galing sa Bible. At ito ang daan sa matagumpay na pamumuhay bilang Kristiyano. Ang paghahanda sa inyo na kung ano man dadalhin sa atin ng Panginoon at paano tayo makakatugon na mapapaluwalhatian ang Kanyang pangalan. Hindi gusto ng Panginoon ng napakaraming susunod. Ang gusto niya ay yung tapat na susunod na handang sumunod na katulad ng Panginoong Jesus. Sabi niya nga sa Lucas 9, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ba ibig sabihin sa ating mga Kristiyano ngayon to na hindi naman inuusig para patayin? Example, sa iyong paglilibang, pag sinabi ng Lord sa iyo, ay yung mga paglilibang mo, itakwil mo sarili mo kasi yung paglilibang na ginagawa mo, panonood, let's say, ng mga malaswa o mga rated movie, yan ay mauwi sa panghihina mo at hindi pagsunod sa akin kasi kasalanan yan.
Handa mo bang itakwil ang sarili mo? Simpleng-simple lang po. Huwag na tayo dun sa kakainin ng leon. Doon na lamang sa pamumuhay ng matuwid na may dalang pagtatakwil sa sarili at paghihirap. Oh, okay na po ba example ko na yun? Medyo naikabit ko na yung noon at saka ngayon. Itakwil mo ang sarili. Ngayon po, meron ako natutuhan doon sa isang Kristiyanong gusto niya magamit. Mayaman siya eh. Pero ang sabi niya, lahat ng binibili ko, panglibang, para sa aking ikasasaya, sa aking gagamitin, tinatanong ko muna, ito, mambibilhin kong ito ay makakapagpahina o makakapagpapalakas sa akin bilang Kristiyano. Hindi naman siya illegal, hindi siya bawal. Yun po yung pagtatakwil sa sarili. Ano? Kasi if you don't take up your cross and follow Him, lahat ng ginagawa mo, walang basehan. So ang sinasabi ng Panginoon dito, dapat handang mamatay. Pero dahil hindi tayo mamamatay naman sa ating pananampalataya, ang tanong na lang, handa ka bang mamatay sa sarili? O ang pagiging Kristiyano, once a week, 1 hour a week lang, ito lang, 1 hour a week lang yung iyong pag-iisip ng patungkol sa pagiging Kristiyano. 1 hour na lang, tapos gising ka lang the first 30 minutes. Ngayon, tulog ka na ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, tulog. O, 30 minutes na lang yan. Hindi mo tinatakwil yung sarili mo. Sabi niya sa Mateo 10, ang hindi pumapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alaang-alaang sa akin, ay magkakamit nito. Ibig mo sabihin nito, lahat ng segundo ng ating buhay ay nakadedicate kay Lord. Sa trabaho, sa pag-aasawa, sa pag-iisip, kahit pagod ka, mainit ulo mo. Pag mainit ulo mo, sinusurrender mo, Lord, tulungan mo po ako. Nagiging na po ako matsungit. Hindi na ako nagiging banal. So, yan po ang ehemplo ng ating tinatawag na pagtatakwil sa sarili. Na kahit ikamatay natin, ating gagawin. At yan po ay ating makakamtam sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya dapat ang inyong pagkain ng salita ng Diyos, hindi lamang once a week. Ano kaya mangyayari kung once a week lang tayo kumain ng pagkain? Nako, eh siguradong mare-reduce tayong lahat. Kung ikaw ay nagmumuni-muni sa salita ng Diyos gabit araw, magigi kang isang sundalo ng Panginoon sa ayat mo sa gusto. Mare-reform ka. Alam nyo, akin pong inaamin sa inyo, ang aking pinaka matindi motibasyon sa pagiging pastor ay sapagkat ako'y obligadong mag-aral. Obligado ako mag-aral kasi pag hindi ako nag-aral, anong gagawin ko dito? Aawit, tutula. Pero pag nakatayo ako dito, dapat nag-aral ako. At sa aking pag-aaral, doon po ako lumalago. Dahil binababad ko ang aking isip sa salita ng Diyos, tuwing alas 3, alas 4 ng umaga, gumigising na ako araw-araw. 2 weeks. Ito pong sinesermon ko sa inyo, niluluto ko to 2 weeks. At aking katungkulan na pag-aralang mabuti. At dahil aking pinag-aaralang mabuti, para ko'y maging matapat na pastor at hindi tamad, at kung ano-ano na lamang sinasabi, eh, nabababad ang aking isip sa salita ng Diyos. At yun ang pinakamatinding benepisyo. Ang Pablo ay ang isa sa pinakamatindi ang pagbibigay malas ng pagpapamalas ng prinsipyo ng pagbubuhat ng krus at pagsusuko ng buhay. Sabi ni Pablo, walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan. Ibig sabihin talagang yung buhay niya, ibinibigay niya araw-araw sa Panginoon. Sabi niya rin sa 2 Timoteo, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuo sa dambana. Handa na siyang lumisan. Alam niyo, ang pinapanalangin ko madalas, Lord, sana bumalik ka na. Sawang-sawa na ako dito sa makasalanang mundong ito at sawang-sawa na rin ako sa mga pagkakataon na ako'y nagkakasala. Alam mo, habang lumalago ka bilang Kristiyano, ang pinaka kinamumuhian mo, alam mo kung paano malalaman lumalago ka, muhing-muhi ka sa kasalanan. Kasi nagkakasala pa rin tayo, di ba? Pero ang isang lumalago Kristiyano, ang tanda na ikaw'y lumalago, pag nagkasala ka, kahit dumadalang ng padalang, pero pag nagkasala ka, muhing-muhi ka doon sa kasalanan yun. Tanda yan.
Hindi ka perpekto, pero ikaw ay muhing-muhi sa kasalanan at gusto mong gawin ng lahat para ikaw ay magamit at maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang ating mga ninunong mga Kristiyano, yung history of the Christian Church ay punong-puno ng pagbubuhis ng buhay. Iba na talaga ang mundo ngayon eh. Basahin ko sa inyo ang description ng mga dating Kristiyano. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik sa ilang ang mga babae. Ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay. Matapos ang mga ito ay buhaying muli. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak, hinagupit. Mayroon ding binilanggong nakakadena. Ang iba naman ay pinagbabato. Nilagari sa dalawa. Pinatay ng, sa tabak. Ang iba'y naggamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi, pinagmulupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. These are the old Christians na inuusig para sa kanilang pananampalataya. Tayo ngayon, dapat handang mausig. Papaano? Nasabi na natin ang ibang ehemplo sa ating pag-aaral ng unang Pedro. Natatandaan nyo muli yung Kapitulo 3? Magpasakop! E paano kung kami apihin? Magpausig. Iba ang sandata ng Kristiyano. Ako po, military. Ano? Pag binaril mo ako, babarilin din kita. Pero ang Kristiyano, the Christian soldier is different. Pag ikay inusig, magpausig ka. Kasi yan ang gagamitin ng Panginoon. Ang Diyos na lumalang, ang Panginoong Jesus, nagpapako. Hello? Ito ang paghahanda na ibinibigay ng mensaheng ito. Hindi ko alam ang buhay mo at paano ko gagamitin. Pero ang gantong mga kasing mensahe prepares a Christian soldier. Inaghahanda ito na sandatang lakas ng Kristyanismo. Na ang ganti sa masama ay mabuti. Malakas ang gumaganti ng armas sa armas. Pero mas mahirap ang tumugon ng pagmamahal sa bigay na pag-uusig. But that is our creed. At yan ay yung tinatawag na supernatural power. Bibigyan ka ng Panginoon ng lakas na makatugon ng tama sa pag-uusig bilang Kristiyano. Nandiyan pa po ba tayo? Ang aking pong trabaho sa hapong ito ay maging mensahero lamang. Hindi ko iibahin, hindi ko tatamisan, ididiretso ko sa inyo ng yan na yan. Sapagkat ang trabaho ng pastor ay delivery boy, messenger, para i-deliver sa inyo ang intensyon ng sumulat. Walang iba kundi ang Panginoon Diyos na sumulat ng Biblia sa pamamagitan ni Pedro. At dahil sinabi nga armado ka ng ganyang pag-iisip, makikita mo na ang pagiging buhay na Kristiyano ay paghahanda para sa pagkagamit ng Panginoon. Yan po yung tinatawag na encouragement na huwag matakot magkaroon ng pagsubok o pag-uusig. Isa pang motibasyon dito ay yung tinatawag na tumalikod na sa kasalanan. Kasi pag pinatay mo ang isang Kristiyano sa pag-uusig, ginawa mo sa kanya yung pinakagusto niyang mangyari. Sapagkat ang isang Kristiyano napatay dahil sa kanyang pananampalataya, instant heaven. At ang motibasyon dito sa talatang ito, at pag nangyari sa iyan, hindi ka na pwedeng magkasala muli kasi pag tayo naging namatay, namananampalataya, pupunta tayo sa langit sa isang iglap. At pagdating mo sa langit, perpekto ka na. Ano ibig sabihin ng perpekto? Tumalikod na sa kasalanan, ibig sabihin, wala nang kasalanan. You are perfect, yung tinatawag na glorified. Pagdating po sa langit, tayo ay magiging bago na. Ikaw pa rin, pero bago na. No? Ako po sasabihin nyo, Pastor EJ, hindi mo lang kamukha si John Lloyd. Mas gwapo ka pa kay John Lloyd.
Kasi ito yung tinatag na glorified. Kaya pag inusig ang Kristiyano at napatay, gagawin mo sa kanya yung kanyang pinakamimithi. Yun ay makasama ang Panginoon. Isa pa po yung motivasyon na mamuhay ng may pagsunod. Sabi nga sa 1 Corinto 15, ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit! Aray, sakit na. Ito, tayo yun eh, nakaraan. Pangit at mahina ng ilibing. Sabihin, pangit at mahina ka ngayon. Maganda't malakas kapag muling nabuhay. Sasabihin mo sa akin, Pastor EJ, pag nakasalubong niyo ako sa langit, perfect na tayo. Ano? Talagang maganda. Ano sabi? Maganda, malakas. Ibig sabihin, matangkad na siguro ako doon. No? At walang kasalanan. So pag nagkasalubong tayo sa langit, magpapakilala ka sa akin, ha? Kasi hindi kita makikilala. At hindi mo rin ako makikilala. Sabi, Pastor EJ, ikaw nga ba yan? Ako nga. Yan. At yan ang minimiti ng Kristiyano. Kaya ang motivasyon dito, number one, tularan mo ang pagtanggap ng Panginoong Hesus sa pag-uusig na nauwi sa pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ganyan din ang pwede mangyari sa iyong paghihirap. At pangalawa, kung ikaw man ay tuluyan, tulad nung minalas dun sa mga Hebreo 11, iba nilagari, pinatay, pinagbabato, gagawin nila yung pinakamagandang dapat na pwede mangyari sa iyo, ay yun ay maging perpekto sa langit. Kaya nga, ano bang pag-aarmahan sinasabi na ibuwis ang buhay, itakwil ang sarili. Muli, sabi ni Pablo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Isa po sa tanda, muli, ano ulitin ko, ng paglago bilang Kristiyano ay ang pagkamuhi sa kasalanan. Kaya hindi mo pwedeng takutin ng kamatayan ang Kristiyano. Sabi mo, mabuti pa nga, pakain nyo na ako sa layon. Kasi pag namatay ako, ako'y hindi na magkakasalang muli. Ang bagay na aking pinakamumuhian. Sabi sa awit ni David, aking iniihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanan sa aki gumugulo. Gumugulo ba sa iyo yung kasalanan mo? Nababagabag ka? Alam mo ba pagdating mo sa langit, wala nang kasalanan? Wala nang temptation? Wala nang trial? So anong pinakamimithi mo? Langit. Ang tanong, Kristiyano ka ba talaga? Kasi pag itong mga sinasabi ko sa iyo, wala sa radar ng pag-iisip, ito yung mga inaasahan ng Kristiyano. To the point na handa silang maghirap. Ito yung tinatawag sa English na holy discontent. Hindi ka takot mamatay kasi gusto mo na mabuhay ng perpekto. Holy discontent. At ang langit ay napakatamis. Muhing-muhi ka sa iyong kasalanan. Sinasabi mo katulad ni Pablo sa Roma 7, ang ganito, alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Ito po ang taghoy ng puso ng isang tunay na Kristiyano. Hindi perpekto, pero gusto maging perpekto. Kaya hindi takot mamatay. Isipin nyo, pagdating natin sa langit, tutuloy pa rin natin ang service natin doon, pero ang magsesermo na ang Panginoon na mismo, hindi na ako. Lahat ng katotohanan ay ating malalaman. Yun po yung una sa dalawa nating punto. Ang pangalawa at huli, pangatwanan mo kung sino kang talaga. So dahil ito'y narinig natin, sabi, kaya nga mula ngayon mamuhay na kayo na tayong sumusunod sa kalooman ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Kasi may ibang Kristiyano, siguro pinanghinaan ng loob, bumabalik doon sa dati. So kung hanggang ngayon ay hindi mo pa natatanggap na ang pamumuhay Kristiyano ay pagsuko ng iyong sarili sa Kanya, baka questionable ang iyong Kristyanismo. Yan po ang dulot ng mahinang pulpito. Pag sinabi ko mahina, hindi magaling ang pastor. Napakaraming pastor, napakaling magsalita. Pero ang sinasabi ay hindi galing sa salita ng Diyos. Kundi ang mga matatamis na pananalita na gustong marinig ng mga tao. Hindi yung pagtutuwid, pagpapaalala ng sakripisyo at pagsuko ng buhay.
Kung ikaw ay isang Kristiyano, ngunit ang habol mo lamang sa Diyos ay ang Kanya maibibigay sa iyo at hindi ang pagbibigay mo sa Kanyang buhay. Sabi sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At ang gusto ng Panginoon is for us to surrender our lives. Isuko ang ating buhay, ang ating bisyo, ang ating oras, ang ating lakas, ang ating direksyon. Kung ano sinasabi sa Biblia. Hindi yung pinapamilian. Kaya nga sinasabi natin, napakarami ng pagsubok na ginagawa ng Panginoon kung sino ba talaga ang tunay na mananampalataya. Kaya ang titulo ng pangalawang puntong ito, pangatwanan mo kung sino ka talaga. Kasi kung ikay Kristiyano talaga, hindi ka magtataka at hindi ka tatalikod sa krus na gustong ipadampot sa iyo ng Panginoon. Pag sinabi sa iyo ni Lord, EJ, gusto kong gamitin ang buhay mo para sa akin. Pag akin tinanggihan yun, malalaman ko kung sino talaga ako at kung kanino talaga ako. Pag pinangakuan ka ng false prosperity preacher ng yaman sa pagiging Kristiyano at inutusan ka ng Panginoon na buhatin mo ang krus sa pag-uusik at iyo tinanggihan, di alam mo na kung sino ka nga at kung kanino ka nga. Yung karamihan sa inyo na andito nung nakarinig ng Mateo, lahat yung tinatawag na diagnostic. Take up your foxes have holes. But the man, the son of God, is homeless. Susunod ka pa? Wala tayong tahanan, wala tayong yaman. Susunod ka pa sa pagiging Kristiyano? Tatalikuran mo ang mga bisyo, paggagamit ka sa ministeryo, susunod ka pa? Ay, hindi na. Doon na lang ako sa Jesus na nagbibigay ng akin layaw at gusto, ng siksik, liglig at umaapaw. Manood kayong TV. Manood kayong TV. Sunod-sunod na channel niya kung ano ang pinapangako. Pero wala mga ako sa inyo ng pag-uusig. Pero sinabi ng Panginoon, ng daan sa tunay na biyaya ay pagbibigay ng ating buhay, pagsuko ng ating kasalanan, at ang willingness to take up our cross. Napakarami pa rin ng natitirang kasalanan sa atin, pero ito'y pinaglalabanan natin. Sabi sa Roma, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So bilang Kristiyano, minsan, para hindi tayo magamit, hinahatak pa rin tayo ni Satanas at ng ating lumang laman sa kasalanan. So gusto tayong hatakin ng Panginoon para tayo maging dedicated, ibuwas ang ating buhay, pero hinahatak tayo ng kalaban para bumalik. Bumalik sa dating pamumuhay. Pag naghirap na bilang Kristiyano, gustong bumalik. Sabi sa Galacia 5:17, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Lagi naglalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. So yung paghihikayat na maging armado ng bilang Kristiyano, hahatakin kang laman na bumalik sa dating gawi. Nung isang araw po, Pasko may nagregalo sa akin. Nakikita ko yung lakas ng laman eh. Ako po eh, siguro eh, 2 dekada nang hindi umiinom. Dati po ako'y manginginom. No? Noong Pasko may nagregalo sa akin, Johnny Walker Double Black. Ayan, sa mga kumpare kong dating mga manginginom, Double Black, ibig sabihin, napakasarap niyan. 1 liter. Sabi ko, wala nang effect sa akin yan. Sir, saan ko ilalagay itong regalo sa'yo? Ah, lagay mo muna dyan, sa lababo. Nagkaroon po ako ng problema sa opisina. Nanghina ako, nagduda ako sa Panginoon. Johnny Walker Black. Isang araw, nanghihina na ako. Abay, hinahatak ako ni Johnny. Sabi ni Johnny, Bossing, join me. Maniwala kang almost 20 years na akong umiinom, nakalagay doon sa harap ko nung may mga pagsubok na, pag-uusik, paghihirap, abay naglaway ako. Sabi ko doon sa janitor ko na Christian, itapon mo! Itapon mo! At nagyayayang maglakad si Johnny Walker.
Paborito ko po yun nung bata ako eh. Johnny Walker on Ice. Eh, wag na natin isipin. Baka maglaway. Pero imbis na hatakin ka sa pursigidong pamumuhay na Kristiyano na handang ibuwis, ha, maaaring hatakin tayo sa kabilang banda. Nandiyan pa po ba tayo? In fact, yan ang delikado sa Kristiyano ngayon. Dati ang delikado sa Kristiyano noon, pag naging Kristiyan ka, papakain ka sa leon. Ang delikado sa Kristiyano ngayon, hindi na madaling batikusin kung ano bang tapan, mali. Kahit Kristiyano ka, pwede kang mag-inom. Pwede kang maglaro-laro ano, sa bingit ng temptasyon. Pwede na. Basta wag lang sobra. Pero maaari pa rin tayong mahatak. Yan po ang babala na sinasabi dito. Imbis na tayong maging sundalo, handang mamatay para sa ating Panginoon, tayo ay magiging mga mahihinang sundalo na nabalik sa dati. Yan po ang sinasabi. Kaya mag-ingat tayo. Ilang taon na lang po ba tayong mabubuhay? Yung iba sa inyo, bata pa, napakabilis. Napakabilis. Pag nakikita ko po yung misis ko, may misis ko. Kaklase ko no high school yan eh. Sabi ko, napakabilis ng panahon. Para lang tayo high school. 30 years ago na yun. Ang buhay natin ay ating dapat ilaan para sa Panginoon. Kaya dapat mag-ingat sa mga kasalanang humahatak. Sabi nga sa Roma, kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya, dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghahariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. May kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Alam nyo, may bagong, hindi ko minention to sa English, may mention ko sa inyo. May bagong hatak ngayon sa Kristyanismo, yung casual drinking ng wine. No? Meron, nakokontrol nila yung sarili. Pero sa Kristyanismo, ako'y nababahala, personal lang naman, na ang drinking wine is becoming very acceptable and common. Kasi pag halimbawa, uminom ka ng, Pastor EJ, can I drink wine? Di parang wine lang naman eh, di ba? Parang juice. Pero pag sinabi mo, Pastor EJ, would you like Cuatro Cantos gin bulag? Pero pareho lang yun eh. Ang isang glass ng wine is the same as one shot of gin bulag. Huwag po kayo magagalit sa akin ha. Pero nakikita ko, meron nga ako inatin ng reunion, mga elders, abay, nalasing na sa wine, pa isa-isa, naging dalawa, naging tatlo. Sabi nga nung kanta ng The Hot Dogs, tagiyawat sa ilong, nagiging bulutong, sa kakaisip sa'yo, bulutong naging ketong. Lumalala, ang kasalanan po, nag-escalate. Yung isa, nagiging dalawa, nagiging tatlo. Maya-maya, hindi mo nalaman, nabalik ka na, pero Christian ka pa rin. Hello? Ano po ba itong pinag-uusapan natin? Halos tapos na tayo. Pag-aarma bilang mga Kristiyano na handang magamit ng Panginoon Diyos hanggang kamatayan. Sa pag-uusig, sa pagsubok, at sa paghihirap na hawak ang kanyang pangalan. Ano ang pamamaraan ng Biblia? Maghanda. Mag-aral ng Biblia, mag-aral ng salita. Ang pamamaraan ng mundo, hatakin kang pabalik. Lalo kang pahinain. Maliwanag po, ano? Hindi komplikado ang mensahe. Very practical. Sabi sa last verse, sapat na ang panahong inaksenyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. Ano yung mga hintil? Yung mga kaaway ng Diyos. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pagiinuman, kasuklam at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Siguro naman maliwanag yun. Yan ay hindi angkop sa pamumuhay Kristiyano. Pero maniniwala ka ba sa akin na may mga Kristiyanong ginagawa yan? Pero hindi obvious. Mag-ingat. Huwag tayong bumalik kasi ang tawag sa atin ay sa pamantasang napakataas. To the death. Pero pag inahayaan mo sarili mong mahatak sa dati mong gawi, ito ay pagbalik sa kasalanang, makinig ka, pumatay sa ating Panginoon.
tuwing gagawin mo mga kasalanan ito, sabi mo, this sin killed my God. Itong kasalanan to ang pumatay sa Panginoon. Na akin ngayon pinupuri at sinasabing sinasamba at sinasabing sasagip sa akin habang buhay, inuulit ko yung mga bagay na pumatay sa Kanya. Ganyan po kabigat. Itong tatlong verse na to. Mabilis lamang at magtatapos na tayo. Kahalayan sa English, isa-isahin ko yung kasalanan yun. Licentiousness, ano pa mo sabihin niyan? Yung mga hilig, yung mga bisyo na ginagawa mo na unti-unting nagpapabago sa'yo sa pagbabalik sa dati. Masasamang nasa ng laman, lust of the flesh, manood ka lang ng TV ngayon, sigurado maglalast ka. Magbasa ka lang ng dyaryo, makakakita ka ng malalaswa. Iwasan mo yan. Yan yung mga kalabit. Unang hakbang, tagyawat, ano yun? Tagyawat, bulutong, ketong, nag-escalate. Drunkenness, paglalasing, ito yung tinatawag na habitual intoxication. Alam na alam ko po to. Alam nyo kung bakit? Merong panahon nung aking kabataan na dapat araw-araw ako'y umiinom. Talagang ako po'y alipin. Iwanan mo na yan. Nag-one wine ka. Bukas, dalawa. Bukas, tatlo. Gusto mo mas matapang na. Huwag kang pahatak dyan. Walang tigil na pagsasaya. Ang iyong layunin sa buhay ay magsaya. Dapat araw-araw may happening. Yung term namin ni Brother Ronnie, no kami bata pa, may buhok pa siya at ako'y pogi pa. Gimmick. Gimmick. Laging merong happening. Pag-iinuman. Pag-inom, para laman laging malasing. At yung tinatawag na abominable idolatry. Pagsamba sa mga bagay na nagbibigay ng ating layaw. Ngayon, sa pagbawakas, ang tawag sa mga Kristiyano noon at sa atin ngayon ay ang isip na armado ng buong dedikasyon sa Panginoon. At ay hindi manglalam, hindi po mangyayari yan sa isang iglap. Sabi nga po, faith comes by hearing. Ang pananampalatayang ganito, ganitong klaseng pananampalataya ay maidudulot sa iyo sa pamamagitan ng iyong pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya dapat po ang pakikinig sa salita ng Diyos hindi lamang linggo 3 to 4. 3:30 to 4:30. Iba sa inyo, 4 pa lang tulog na. Kanina ba may nakita kang tulog? Gising na ngayon. Kayo po ay maghanap ng mga magagandang messages. Siyempre, ang i-recommend ko, yung aking paborito, si John MacArthur. I-log on nyo sa inyong computer, gty.org. 4,000 sermons, libre lahat yan. Libre, walang bayad. At mga babasahin, gty.org sa computer. Pwede mong i-download sa iyong iPad. Ano? Pwede mong kopyahin, pag-aralan mo, pagmuni-munihin mo. Napakabigat ng hamon, ano po? Pero alam mo, pag Christian ka, this is the source of your joy. Pag natunghayan mo na talagang pagpursigihin ang pagpaglapit sa Diyos, pag-aaral na kanyang salita, hindi ko pinapangakong mawawalan ka ng problema, hindi ko pinapangakong yayaman ka, hindi ko pinapangakong mawawalan ka ng mga suliranin. Pero ang pinapangako ko sa iyo, magkakaroon ka ng wisdom. Pinapangako ko rin sa iyo na baka magkaroon ka ng pag-uusig. Pero yung pag-uusig na yan ay gagamitin ng Diyos para sa kalalulahatin ng kanyang pangalan at para sa iyong pagiging Kristiyanong matapat at nagagamit na merong gantimpalang pang walang hanggan. Babasahin ko po ang huli nating mga talata mula kay Pablo bilang pag-encourage sa atin na mamuhay ng tuwid at ng masunurin. Sabi niya sa unang Korinto 6, hindi ba ninyo alam? Ano kasi may mga, po itong message na to, sinabi mo sa sarili mo, good message, hindi na ako babalik. Anong klaseng message yan? Hindi ako na-encourage. Hindi mo nauunawaan ng pagka-Kristiyano. Kung ikaw naman ay Kristiyanong ayaw ng pag-uusig at gustong bumalik sa dati, para sa atin ito. Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya,
nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero ito po, naiiyak ako pag binabasa ko itong verse 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Noon. Sipin mo kung saan tayo pinulot ni Lord. Alam niyo ba kung di ako pinulot ni Lord? Ako po ay patay na siguro dahil sa aking pagkahumaling sa alak kay Johnny. Buti na lang, tinapon siya ni Rafi. Subalit, kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Mabigat po itong mensahe na to. Hindi po ako nagpipreach sa inyo, nagpipreach ako sa aking sarili kasi yung dedikasyon na yun, ang adikain dapat natin. Kaya yumuko po tayong lahat. Sana ang perception mo sa mensaheng ito ay hindi nakaka-offend, kundi matatawag nating nakaka-challenge. Alam ko, halos wala sa atin ang may gantong level ng commitment. Pero ipanalangin nyo ngayon, magdasal ka ngayon, kung anong gusto ng Diyos na gawin mo sa iyong narinig. Anong klaseng commitment o pagtatalaga ng iyong buhay sa iyong pang-araw-araw, mula Lunes, sa iyong pang-araw-araw na buhay, mula Lunes hanggang Sabado. Ano bang klaseng Kristiyano ang gusto ng Diyos na ikaw ay maging? Malayo ka ba sa pamantayang ito? Kausapin mo siya, humingi ka ng tawad kung tayo nagkukulang at humingi tayo ng gabay at lakas ng loob para mamuhay na katulad na sinasabi ni Pedro sa ating mga naunang kasamang Kristiyano. Magdasal po tayo ng isang minuto at si Brother Ronnie ay pangungunahan tayo sa pagkanta ng huling awit.